Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga ka-camping, no, matapos nga po na italaga ito si Larry Gadon ho bilang isang presidential advisor of poverty ni President Bongbong Marcos. Kumusta naman po kaya? Ano-ano naman pa kaya ang kanyang mga naangkong place at ano-ano pa ang kanyang mga plano? Ito po mga ka-action, may isa po akong interview na in-interview po siya na nakita. At gusto ko lang ho i-share sa inyo at magbigay po ako ng aking panig dahil karapatan ko naman po yun, no? Sinabi niya na mataas na daw ang nagkaroon ng maraming trabaho. Okay, alamin ho natin yan. At sinabi niya pa na ang mas priority ay ang energy. Okay, so bago ho tayo magtuloy-tuloy, mga ka-action, mga ka-campaign, pakinggan na po muna natin ang kanyang naging sagot sa interview ng isang reporter. 2023 accomplishments at mga programang tututukan ngayong taon ating alamin mula kay Secretary Larry Gadon, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Secretary Gadon, magandang tanghali at welcome po sa Bago Pilipinas ngayon. Magandang tanghali at maraming salamat sa inyong imbitasyon dito sa inyong napakagandang programa, Bagong Pilipinas ngayon. Okay, bilang Presidential Advisor on Poverty Alleviation, ano-ano po yung mga pulisiya at programang inyong naipatupad sa pagtatapos ng taong 2023, sir? Well, I really cannot say na naipatupad ko, no? Because my job is a Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Wala akong direct implementation of any programs. Ang ginagawa ko lang is I submit to the President, to the Office of the President, the ideas that should be implemented to combat poverty. And marami naman tayong na-suggest and some of them are being done. And although I cannot claim credit because everything is done under the name of the President. Mm-hmm. And as you can see, in poverty alleviation alone, we have decreased the poverty incidence by about almost 2% from the 25, more or less 25% of our population living under the poverty threshold. So according to PSA, this translates to about 1 million Filipinos uplifted from poverty threshold. And tuloy-tuloy naman ang programa ng Marcos Administration at magaling naman yung ating presidente at napakaganda ng kanyang mga programa. So ang nangyayari ngayon ay, as you can see also in December alone, our inflation rate is down to 3.9%. Mm-hmm. And our employment rate is 95.8%, the highest in 18 years. And considering that we have just came from a pandemic na talaga sumadsad ang ating workforce, mm-hmm. Itong just after a year of taking over the helm of the government, we were able to provide jobs na umabot ng 95.8%. Wow. This is the highest in 18 years. Malaking bagay yan. Para kaya ano, malaki ang nabawas doon sa poverty level natin. Okay, wait lang po ha. Puputulin po muna natin si Larry Gadon. Unang arangkada niya, okay naman yung naging sagot niya. Wala naman daw siya kapasidad na siya mismo ang magpatupad. Siya lang po ay nag-a-advise lang kung ano ang mga dapat gawin sa kinakaharap na malaking problema ng Pilipinas dahil yan po ang kanyang trabaho bilang advisor, no? Bilang poverty advisor ho dito kay Mr. President Bongbong Marcos. Ang tanging ginagawa niya lang daw is sinasubmit ang kanyang mga suggestion. Okay naman po. Okay naman. Alerto ka naman pala. Tama naman ang naging sagot. Okay.
Tungkol naman sa kanyang sinasabi about sa mga employment rate. Okay, mga ka-action. So, nung ano po mga ka-action is umaabot po ito ng 4.9, 4.8 ang mga walang trabaho. Pero sa pinaka-latest po na update ayon sa ating pagsisiyasat mga ka-action is mayroon na lang po itong 3.6 na mga walang trabaho. So, ibig sabihin, marami nga ang nagkaroon ng trabaho. Marami nagkaroon. Kasi nag-aano naman tayo sa pinaka-update ng mga kung anong nangyayari, kung may marami na bang trabaho. So, ayon sa PACE nga ho, mga ka-action, yun po ang naging, ano, ang naging labas. Kahit pumunta man ako sa ABS-CBN, ganun pa rin ang nilabasan. 3.6 pa rin. Oh. So, ibig sabihin, bumaba na po ang mga walang trabaho. Kaya yun naman po ang gusto natin, ang umaksyon si President Bongbong Marcos. Para hindi ka na po dyan tuligsain ang iyong mga pangako. Dapat paunti-unti mong tuparin. Although na hindi mo siya kayang tuparin ura mismo, pero yung paunti-unti, oy, masaya naman ho kami. Dahil ito naman po ang hangad namin eh. Ang magkaroon ng magandang trabaho o magkaroon ng mga trabaho, ang iilan sa ating mga kababayan na matagal ng mga walang trabaho during pandemic. At hindi lang po during pandemic, okay? So, kaya okay naman po ang naging ano, okay na tumama naman po si Gadon, pero baka mamaya sumablay ka Gadon ha. Okay, so ito pagpatuloy ho natin mga ka-action. Level natin. And marami pa kami mga programa, lalo pa at ang ating presidente, his advocacy is to provide electricity even to the farthest areas. Eh, yun kasing electricity yan talaga ang makakapagbigay ng bagong economic activities in any place, no? So it will create more jobs and more economic activities, more economic development. Yun ang target namin dyan. And sabi nga ni Presidente Bongbong Marcos, our target really is mabawasan ng kalahati yung poverty incidence. So by he wanted that by the end of his term, yung more or less 25 million Filipinos living under the threshold of poverty ay maiangat namin ng at least kalahati. And kung tutuusin naman, the situation is not really so bad because those who are under the food poor poverty threshold, eh yan naman ay natutugunan ng ibang mga programa ng gobyerno like the food stamp and the programs of DSWD, no? By the way, Secretary Rex Gatchalian is very good also in the implementation of the programs of the president. So ang ating poverty incidence ngayon ay nababawasan naman talaga. Ayun sir, nabanggit niyo na nga po yung sa DSWD po, no? Napakahalaga po nung coordination po, no? Na sa ibang ahensya ng pamahalaan. Kamusta naman po yung pakikipagtulungan po ninyo sa mga ahensya ng pamahalaan upang tugunan po yung kahirapan sa ating bansa? Well, actually, as of now, we are conducting a survey among the various agencies of the government because some of them are receiving directly donations from foreign donors for the implementation of their own poverty alleviation programs. And that is why I have asked all the agencies to provide us information and data about the donations that they receive from other countries so that we can synchronize and probably revise or improve the implementation of these programs. Kasi ang gusto ni Presidente Marcos, ni Bongbong Marcos, is for us to have a government approach in combating poverty. So therefore, nagtutulungan talaga kami. And Secretary Rex Gatchalian, nag-uusap kami and maganda naman yung aming mga coordination. And yung aming mga pag-uusap, maganda naman, kagaya ng NAPSI. And ayan, at ang alam ko rin nga ay pinapa-inventaryo din ni Presidente Bongbong Marcos yung mga lupain under the ancestral domain so that makita natin kung paano natin mabibigyan ng tulong ng ating mga IPs. Kasi isa sila sa mga sector na talaga ng, nandun pa rin sa poverty threshold. Okay, Secretary Gadon, isa po sa inyong priority
nung maupo kayo bilang Presidential Advisor on Poverty Alleviation ay ang nutrition para sa mga kabataan. Yes. Could you update us more or less ano na po ang sitwasyon ngayon? Gradually, ginagawa namin yon because there are organizations or mga individuals who are supportive of our ideas. Mm-hmm. So therefore, binibigyan lang namin sila ng idea kung paano nila dapat gawin at ginagawa naman nila. But recently, there is a very important or a big development na itong pwede ko bang banggitin. Ang sure. SM Foundation has committed to support our program, yung BBM or Batang Busog Malusog, and they will donate to us in kind a lot of nutrition pack food na pwede nating maipamahagi. Hindi man namin mabigyan lahat, uunahin muna namin yung mga the poorest of the poor areas na kung saan kailangan ng tulong na ating mga babayan. Kasama lalo, po ba dito ang Nutriban? Babalik po ba? Yan din naisip ko. Ang Nutriban, matagal na namin ini-implement yan. Even during, before the campaign, nagpapalabas na kami ng mga Nutriban, lalo na kapag mayroong mga calamities, ganyan. And my daughter, Alaris Gadon, is heading or leading this movement na namimigay sila ng mga Nutriban. Although, hindi lang man namin masyado napapublicize yan dahil kasi ang focus namin is yung makatulong muna. And we were doing it under the name also of the President. Nire-report namin sa kanya. Okay, ang sabi ni Larry Gadon, napaka-importante daw ng electricity. Okay, totoo po yun. Lalong-lalo na po sa mga liblib na lugar at sa mga barangay-barangay ho, mga ka-action. Dahil kapag inabot po ito ng electricity or kuryente, is makakreate po ang iilan sa ating mga kababayan na mga small business. At napakasarap po talaga kapag may ilaw ang inyong tahanan, maliwanag na maliwanag. Okay? Tapos pwede pa makapag-gawa-gawa ka ng halo-halo. O siyempre, pag halo-halo ang business mo, gagamit ka ng kuryente o mga shake-shake dyan. Gagamit ka ng kuryente o magpapatayo ka ng mga bidyukihan. O yan, small business yan. Pero saan ba nagsisimula ang ating mga businessman? Nagsisimula ho sila sa maliit hanggang na lumaki. Kaya maraming yumayaman na mga iilan sa ating mga kababayan na naging successful sa kanilang pagiging business mula small hanggang naging malaking businessman na sila. Kaya congratulations sa mga naging successful ha. Okay, wala ho tayong tutol dyan. Napaka-importante po ng electricity sa atin. Okay, so pagdating naman dito sa sinasabi niya na hindi pa daw nila pinapublicize. Oh, ginapublic ang nasabing mga Nutriban. Okay. Bakit? Tanong ho namin, bakit hindi nyo po pinapublish? Na alam nyo naman na binabayo-ubo si Mr. President Bongbong Marcos ng iilan sa ating mga netizen. Dapat lahat ng ginagawa nyo po, mawalang galang na po, dapat may public para malaman ng taong bayan na may ginagawa nga ho kayo bilang isang presidential poverty advisor. Hindi nyo po pwede ipangatwiran sa amin na hindi pwede i-public. Oo. At yung sinasabi nyo, hindi mabigyan lahat ng ating mga naghihirap na mga kababayan, na mga poor people. Bakit? Eh kung magbigay nga ho ng ayuda nationwide eh. Diba? Kung magbigay ng mga ayuda nationwide. At bakit during calamities lang ang sinasabi mo? Yan lang ba? During calamities lang ba magbigay ng mga ganyan-ganyan mga pagkain? Di ba? Alam ho natin sa totoo lang na mga ka-action mga ka-camping, no? Alam po natin na pwede gawin ng gobyernong ito na mabigyan ng mga supply ng mga ganyan ng mga food ang ating mga iilan sa ating mga kababayan. Kaso, ayaw lang nilang gawin. Ang bilyon-bilyon na mga budget is napupunta sa mga hindi priority. Pero ito dapat ang pinaka-priority ng Administrasyong Marcos, ang tutukan pagdating sa food security. Lalong-lalo na po sa ating iilan sa ating mga kababayan na walang-walang makain. Yan po sana ang pinaka-the best, Larry Gadon. Huwag niyo pong sabihin sa amin na hindi mabigyan lahat. Alam namin kaya bigyan yan ng Administrasyong Marcos. Ayaw lang nilang gawin.
Tuloy ho natin. Sa kanya. No, even though during the time that hindi pa niya planong tumakbo, we are already distributing Nutriban under the name of Bongbong Marcos. Secretary, ito naman po. No? Ano po yung mga naging challenges po ninyo bilang advisor on poverty alleviation itong nakarang taon? At paano niyo po ito kinaharap? Ang isa sa pinakamalaking problema ng ating bansa ay ang enerhiya. And siyempre, although meron tayong mga ahensya na tumutugon dyan, like the Department of Energy and yung ating ERC, ay pero hindi naman nangangahulugan yan na hindi na kami pwedeng gumawa ng mga paraan kung paano namin matutulungan yung sector na yan. In fact, I have been talking to and meeting with a lot of foreign investors who are interested in putting up power plants na kahit na maliliit, yung tipong mga nasa 10 to 20 megawatts lang. But those who can really help in our poorest communities na walang mga stable na electricity. Kasi alam mo, electricity that will translate to more jobs and more economic development, more economic activities, and which means that it will generate jobs. Correct. Eh ang talaga number one na solution sa poverty is job generation. Like what China did. Oh, job generation sila. Okay, Secretary, na-mention niyo nga po ito kanina, pero ayon din po sa datos talaga, tumaas nga po ang employment rate at malaki po ang job opportunities. Yes. Mula po sa mga foreign trips ng Pangulo para sa bansa. Pero sa taong ito, Secretary, ano po ba ang inyong bibigyang prioridad hinggil sa employment dito sa bansa? Ito, ang itong first quarter, I have been talking to and have meeting with several foreign investors on energy and also in housing, and yan yung mga projects na pwede kong ipasa sa Office of the President para sa implementation. No. Although nakakausap ko na sila, and we are already doing the details of the work, and then once these are complete. So yun na ho mga ka-action, no? Pero alam nyo ho mga ka-action, mga ka-camping, doon sa sinabi ni Larry Gadon na ang pinaka number one nila na ano daw ang problema ay ang pagdating sa enerhiya o kuryente ho mga ka-action, para daw makakreate ng mga invest, mga small business. Okay, tama naman yun. Problema po yan. Pero hindi po yan ang number one na problema na kinakaharap sa bansa natin na gusto natin maibsan ng gobyernong ito. Ang pinaka number one po dyan, Larry Gadon, ang sa food security. Ang food security. Aanhin naman yung kuryente kung wala nang makain ang ating mga kababayan. Diba? Sige nga. Sa tingin nyo, makakatulong ba yung kuryente? Gaya nito, may kuryente nga ako. Wala naman ho ako makain. Sige nga, dapat yung dalawa, yan ang pukusan. Pero ang number one nyo po na pukusan ang about sa pagdating sa problema ng food security at pagbaba ng presyo ng bigas, kung anong magiging suggest mo dyan kay Mr. President Bongbong Marcos. Diba? Kailangan natin, hindi ko sinasabi na hindi priority ang kuryente dahil mahalaga din po yan sa atin. Pero ang sinasabi ko lang po, dapat ang pinaka number one dyan at tutukan nyo bilang magbigay kayo ng suggestion kay Mr. President Bongbong Marcos, ang maibsan kung paano mabawasan ang problema sa pagdating sa food security. Okay? So, pangalawa na lang po yan, yung kuryente, yung enerhiya na sinasabi mo. Dahil kung may kuryente, makakreate nga mga more jobs kahit mga small business lang. Pero paano makakreate kung nagugutom na? Sino pa ang bibili dyan kung marami nang nagugutom? Diba? Yun lang ho, maging suggestion ko dyan, Mr. Larry Gadon. Sana po, ang priority nyo po talaga ang food security at mga ano pa. Pangalawa na lang po yan ang enerhiya. Kasi ang pinaka-importante, ang nilalaman ng tiyan natin. Mag-suggest ka, mag-isip ka kung paano maibsan o mabawasan ang presyo ng bigas. Diba?
So yun lang ho, mga ka-action, mga ka-campaign vlog, in-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning, everyone.